Hi, Gerard mga idol, isang pagpalang araw po sa ating lahat at narito na naman po tayo para sa panibagong update po natin. And congratulations sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, nakakuha siya ng golden play button from YouTube. Sa ng ating Pangulo o yung sinasabi ng ating Pangulo, napakagandang regalo mula sa YouTube. Ang pagkakaroon niya ng golden button, ayan, mula sa YouTube. At syempre sa ganitong achievement ng ating Pangulo ay hindi mawawala yung mga basyo dyan, lalo na po itong mga dilaw. So ang sabi niya nga, if the President Ferdinand Marcos Jr. is earning from YouTube, then he is directly violating the Section 6 of the Philippines Constitution which states the President and the Vice President shall not receive during their tenure any other emolument from the government or any other source. Hindi niya siguro alam na itong golden button na binigay ng YouTube, okay, ay para doon sa subscribers, hindi para sa earnings. Ang pangulo natin ay hindi monetize ang kanyang channel. Kung sinasabi niya na nagkaroon ng violation yung ating pangulo dahil nga nagkaroon siya ng golden button from YouTube, nagkamali siya. Kasi unang-una, hindi naman monetize ang ating pangulo sa YouTube. Si hindi siya kumikita sa YouTube. Ang YouTube ay ginagamit niya lang bilang social media platform para ma-report niya ang mga achievement ng ating gobyerno sa kanyang panunungkulan. So, bago pa man naging pangulo yung ating pangulo ngayon, o bago pa man naging pangulo ito si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay nag-YouTube na siya. Gumagawa na siya ng sarili niyang update para dito sa kanyang channel. Pero hindi niya minomonetize. So, wala, ibig sabihin, wala po siyang nababiolate sa pagkaroon niya nitong golden button mula sa YouTube. Silver button. So, tayo, may silver button na tayo. Pero malabo na po tayo dyan sa ano eh. Wala pa yatang political vlogger na nakabot dyan. Kahit po yung malalaking vlogger katulad ni nila Tipi, nila Thinking Pinoy, nila Banat Bay, tsaka ni Maharlika, parang hindi pa umabot ng 1 million, no? So, wala pa, pare-pareho na gold play button. Galing, no? Kahit maka-silver lang sana tayo, pero medyo malabo, eh. So, lalo na kaya pag maka 1 million subscribers ka, no? Napakahirap. Small YouTuber nga, 1,000 subscribers, napakahirap na. Kung hindi ka siguro sikat, no? Kaya nga po, ito pong gold play button ni Pangulong Marcos. Masyadong ano, no? Gustong gawing intrigahin pa ng mga 'to. Basahin po natin 'tong sinabi ni Raisa Robles tungkol po rito sa play button. Mas maganda rito 'yung sinabi niya sa kabila, eh. Okay. If President Ferdinand Marcos is earning from YouTube, then he is directly violating Section 6 of the PH Constitution, which states the President and VP shall not receive during the tenure any other emolument from the government or any other source. Okay, ito po ang sunod na tanong ni o suggestion o tanong ni Raisa Robles. Marcos Jr. has to choose. Does he want to be president or a YouTube influencer? The PH Constitution is very clear. Mga ano yan, eh, mga limitado yung otak. You know? So, hindi kasi nila tinitingnan itong vlog ng ating Pangulo. Kasi kung titingnan niya, yung lahat ng mga content dyan ng ating Pangulo is lahat yan, no? Yung report mula sa kanyang mga trip. Ayan, mga activities ng ating Pangulo na hindi naman minsan na i-broadcast ng mga mainstream media. No sidelines for the president sa senator, pwede sa senador pwede pa. O pwede raw sa senador maging YouTube magkaroon ng YouTube sideline katulad po ni
Senator Raffy Tulfo. Hindi o nga no, bakit ini-exclude niya kagad si Raffy Tulfo? Hindi naman usapin si Raffy Tulfo rito. Yeah, salita, issue to kay Raisa Robles. Nag-quote pa siya ng mga articles. No? Tignan po natin para isahin na lang natin. Kung meron pa po nag-issue dito, marami po eh, in-issue po nila yan. So si Raisa Robles, sabi niya po, kung kumikita si PBBM sa YouTube, eh paglabag po yan sa Constitution. Okay? Pero hindi, kasi ano lang man sa kanya, update lang eh. Ang channel ni Pangulong Bongbong Marcos is hindi monetized eh. Actually, yung sabi nga dito ni ano ni Trixie Cross Angeles, sabi niya dito ano sa pagkakuha ng ating pangulo nitong Golden Play Button. Ang sabi niya, ito naman ang gusto natin kay PBBM. He is one of us. Vlogger din siya. Sabi niya, so he is one of our best communicator. Maligayang Pasko, Mr. President, and congratulations on your Golden Play Button. So, 'yan ang sabi niya. So, marami naman ang natuwa eh, no? Sa ayan. Sabi ng ating pangulo, 'di ba? Na nagsusubaybay sa atin sa kanyang vlog. So, ito naman yung pagbigay sa kanya ng Golden Button, no? Tignan naman ninyo ang napakagandang Christmas gift. Sabi niya nga napakagandang Christmas gift daw mula sa YouTube nitong pagkakuha niya ng Golden Button. So, halos lahat na mainstream media ay binati nga, 'di ba, yung ating pangulo. So, yun lang talaga ano. Hindi ano, may mga humati sa ating pangulo sa pagkakuha niya ng Golden Play Button. So ang Golden Play Button napaka hirap ko nino, 1 million subscribers, 'di ba? At talaga nga namang matagal na yung vlog ng ating pangulo, hindi pa siya pangulo ay nagba-vlog na yan siya. So lalo na ngayong pangulo siya, talagang nagagamit niya kasi nakakapag-update siya kung ano yung mga activities niya unang-una at mga achievement ng ating gobyerno sa kanyang YouTube channel. So, paano nagka-violation? Unang-una, hindi naman siya monetized. Ulitin ko, ang channel ng ating Pangulo ay ginagamit niya lang bilang social media platform para ma-report niya itong mga activities niya at nangyayari sa ating bansa, yung mga kaganapan, lalo na yung mga positibong nangyayari sa ating bansa. Ito naman sabi ni Clive Reyes, ganun ba kababaw ang presidente ng Pilipinas? Nothing to be proud of the respect to performance as president. So best gift ever na yung gold play button ng YouTube para sa... Yun nga, no? Hindi nila na-appreciate yung effort ng ating Pangulo. Na lahat naman ginagawa ng ating Pangulo ano? Para naman maiangat nga itong ekonomiya ng ating bansa. So sinasabi nila, panay trip na lang yung ating Pangulo. So hindi daw nakaka-proud itong achievement ng ating Pangulo, pero yung pag-YouTube niya daw ay parang proud pa daw yung ating Pangulo. So dapat lang, kasi unang-una, napakalaking achievement yan. At hindi naman apektado yung pagiging Pangulo niya dito sa kanyang YouTube channel. Ulitin ko, hindi nag-edit ng ating Pangulo, hindi po siya nagpupuyat. Mayroong nag-aasikaso ng kanyang channel. Sa kanya? Okay. So... At marami pa pong mga kakamping, yung sinasabi, meron pa akong nakita na ito yung Taliano Gold, yung pala silver, yung gold play button ng YouTube. Sagutin po natin, no? Hindi naman po tinatanggi ni Pangulong Marcos na siya po ay nagbablog, no? Ang tanong ko lang, ano po ang masama sa pagbablog ng Pangulo? Lalo na kung ang binablog mo ay mga achievement na ayaw namang talakayin ng mga social media. Salita mga kapatid. Hindi po yung sinasabi ni Clive Reyes na ang babaw na achievement niyan. Mababaw pala, di madali mo lang gawin yun. Sige nga, mag 1 million subscriber ka nga. Bukan kaya nila maka 1 million subscribers na ako. Okay, dito naman po kay Raisa Robles. Hindi na po siya nag-research, no? Sinasabi ni Raisa Robles, parang nagpapahiwatig na naman. Hindi ko po alam kung alam ni Raisa Robles o tinamad lang siya mag-research. YouTube channel tong mga to eh.
sa Twitter lang sila. Kami po kumikita sa YouTube, no? Okay, wala pong lihim diyan. Ito sila, etong mga vlogger ng ano, ng mga kakamping at mga dilawan. Wala po karaniwang YouTube 'yan eh. Nagtataka nga ako, kami kaya namin i-sustain kahit wala po magbayad sa aming politiko. Kaya po namin mag-sustain ng aming mga channel dahil kumikita po kami sa YouTube, kumikita kami sa Facebook. Kaya pwede po kami talagang hindi magpabayad. So, yun nga mga idol, ano, yun ang naging opinion ni Badong Arateris Vlog. Ayan, isang pro-government vlogger din, pro-Marcos and DDS vlogger. So, gaya nga ng sinabi niya, no, ano yung pagiging masama kung vlogger ang ating Pangulo. So, unang-una nga, ulitin po natin, ang ina-update ng ating Pangulo ay yung mga isyo na positive achievement ng ating Pangulo, mga trip ng ating Pangulo, yung ina-update niya sa kanyang channel. Which is hindi nga naman talaga ay pinapalabas sa mga mainstream media. So, paano? Ito lang yung paraan para magkaroon din ng report ng ating Pangulo. No? Ma-update niya tayong mga Pilipino. So, kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ng ating Pangulo, ayan, search mo na lang, Bongbong Marcos, ayan, para ma-subscribe niyo po yung kanyang channel. Ayan, 2.7 million subscriber. So, muli, congratulations sa ating Pangulo, ayan, sa pagkaroon niya ng Golden Play button mula sa YouTube. Congratulations muli. At sa mga nagbabatikos dyan, sa mga galit sa nakuha nitong Golden Play button ng ating Pangulo, sipagan nyo lang na makuha nyo rin yung 1 million subscribers. Maraming salamat.